Heto na nga mga idol ang lagay ni Anthony Davis matapos nga siyang magkaroon ng head injury kahapon. Pero bago yan, eto muna ngang player pang injured na si Andrew Wiggins. Well, balita ng isang Warriors reporter na ito nga daw si Wiggins ay questionable para nga sa Game 6 nang dahil nga daw sa left costal cartilage fracture. Sa may bandang rib cage daw mga idol, or kumbaga sa dibdib, lower dibdib na ito ni Andrew Wiggins. At ang balitang yan mga idol ay nagulat nga talaga sa napakaraming Warriors fans. It's over na nga daw kung hindi maglalaro itong si Wiggins para nga sa kanila, lalo na na matapos silang mapanood ang kanyang performance sa Game 5 offensively and defensively. Well, nag-update pa naman itong Warriors reporter na si Anthony Slater na si Kevon Looney daw noong 2019 NBA Finals ay may ganyan ding injury, pero nakapaglaro pa nga rin daw siya through the injury, pero obvious daw na mahirap masakit ang kanyang nararamdaman. And let's see mga idol kung itong si Andrew Wiggins ay idediretso pa rin ang paglalaro sa Game 6 kahit nga meron siyang injury sa kanyang dibdib, and for sure ay makakaabala nga sa kanya yon. Isa pa naman yung kinakailangan na parte ng katawan mga idol para nga ikaw ay makadepensa ng maganda. Kung may masakit kay Wiggins sa bandang dibdib niya mga idol, ay for sure hindi nga siya makakapaglaro ng magandang depensa kung meron niya siyang iniinda. Yan ang update mga idol para nga sa team ng Warriors about sa injuries, at ito naman sa team ng Lakers na patungkol kay Anthony Davis. Dahil matapos nga ng laban na itong si AD ay nakuha na napalabas nga ng arena. And well mga idol, medyo wobbly, hindi diretso at parang mabagal nga ang paglalakad ni Anthony Davis. At napansin nga din neto mga Lakers fans na pinapatay ni Anthony Davis ang ilaw na nakatutok nga sa kanya. At may nabasa ako mga idol na kapag nga daw may concussion ang isang tao ay sensitive nga siya sa ilaw. At sinurge ko yan mga idol, and tama nga ang reply ng fan. Dahil sabi dito mga idol na sensitivity daw sa ilaw ay common nga daw sa mga nagkaroon ng brain injury or concussion. Ang maliliwanag nga daw na ilaw can cause eye pain, headaches or fatigue. So yan nga mga idol ang talaga namang nagbigay pa ng sakit sa ulo, bigat ng dibdib sa maraming Lakers fans. Pero after ng 12 hours, after ng isang buong magdamag, ay meron tayong good news na nakuha nga para kay Anthony Davis na nanggaling nga mismo sa kanilang coach na si Darvin Ham na interview siya ngayong araw. Sabi niya na si AD nga daw is doing great, he's not in the protocol nga daw, and he'll be listed as probable tomorrow. At hindi natapos ang good news dyan sa maraming Lakers fan, dahil itong Lakers reporter din na si Dave McMenamin mga idol ay meron ngang balita sa NBA Today na sinabi niya nga na nakausap niya nga daw ang source close dito kay Davis ngayong umaga, kung saan sinabi nga daw sa kanya na naniniwala itong source close si Andre Davis na wala nga daw senaryo na kanyang nakikita na itong si Anthony Davis ay hindi maglalaro sa Game 6 dahil ito nga daw ay playoffs na. So kumbaga ang pinapalabas dito mga idol na si Anthony Davis will definitely play sa game number 6 para sa Lakers. And well mga idol, yan naman talaga ay good news para sa maraming Lakers fans. Pero ang pangambanga nila mga idol ay magiging 100% ba itong si Anthony Davis, or mababother nga rin siya ng injury na kanyang ang natamo na clearly hindi nga maganda dahil sa ulo ang tama nito. Well, masasagot yan mga idol bukas alas 10 ng umaga kapag nag-umpisa na ang game number 6 between the Lakers and the Warriors.